Hi Mini Vlog! Dito kami ngayon sa Landers. Kasama ko si Janelle at ang kanyang cellphone. Yan. Kasama si Inay. Hi! So, yan mamaya yung loob. Titingnan natin. Kain muna kami. Yun o. Welcome ulit sa aking mini vlog at for today's video and dito nga tayo sa Lander. So, kakain muna kami dyan sa loob na yan. At by the way, hindi pala kayo makakakain dyan sa loob kung hindi muna kayo magpapamember dun sa labas. So, pamember muna kayo tapos pila kayo dyan. Pizza, wow! Ayan, makikita nyo yung mga fake displays, di ba? Parang totoo, nakakatakam. Akala nyo pwede nang kainin, pero hindi pa pala. So, orderin nyo yan. Meron dyan mga ano na nakahanda na pwede nyo kuhanin. And ilalagay nyo sa tray. Pili lang kayo. And iaabot na mga staff sa inyo. Ayun, no? Ano siya? Ayan, dikit-dikit tayo sa financer chart. Thank you, Ate Michelle, sa inyong masarap na libre. Hi, Te. Ayan, una natin titikman ay yung kanilang chicken barbecue pizza. Napakasarap niyan talaga. Hindi siya maalat. Yung sauce niya manamis-namis na medyo may pagka konting spicy. Pero hindi sobrang spicy. Tama lang. And may green bell pepper yan. And may cheese. Napakasarap niyan. And din yung thickness ng pizza, tamang-tama lang. Naghati lang kami ni Inay dun sa isang slice niyan kasi napakalaki. Siguro nasa 165 pesos yung isa na slice kung hindi ako nagkakamali. Next na tinikman namin ay yung chicken nila. So, ayan. Medyo na, ano na yun, natagalan na yan na nakahain kasi bumili pa kami ng drinks. So, nung tinikman ko yan, medyo malamig na yung chicken. Pero in fairness, ha, crunchy pa rin siya kahit malamig na. Honest review dun sa chicken nila. Crunchy siya kahit malamig na pero medyo may pagkamaalat para sa akin, ha. Medyo maalat siya. So, kailangan yan may kanin. Kaya lang, walang kanin. So, hindi kami naka-order. Next naman ay yung kanilang fish and chips. Ayan, tinikman ko yan. So, napansin nyo nakakamay na ako. Nahirapan na ako magkubiertos dyan. So, ayan. Nung pagkagat ko, unang kagat ko, soft, moist ang loob. Yung butter niya, hindi matabang, hindi maalat. Tamang-tama lang. And yung mayo ranch, nagko-complement sa chicken tuloy. Mali. Sa fish. So, masarap yan. I recommend. Next naman ay ang ating pasta bolognese with, ano yan, bread yata yan, garlic bread, ganun. So, unang tikim ko pa lang dyan, napakasarap, hindi siya maalat, hindi rin siya maasim sobra. So, tamang-tama lang para sa pasta bolognese, pasado sa akin yan, masarap. And yung pasta niya, al dente. Wow, kala mo naman, maka-al dente. Spinach chicken pasta with garlic bread. Man natin. Masarap. Medyo kinapos lang sa sauce. Matabak. Konti lang sa sila. Konti lang. Tapos i-sharing doon. Fries. Ito. Ano ba yan? Bolognese. Bolognese pasta. Lasang French fries. Four cheese pizza. Hindi maalap. Top. And ito naman yung drinks. Strawberry kiwi. Na may sinkers. Pagkatapos namin kumain, ay pumunta na kami sa loob ng grocery. Ayan. So, namili na kami dyan. At pumili ng mga nasa listahan. So, titingnan natin kung anong meron sa loob. Ayan yung shopping cart. So, makikita nyo dyan kung ano-ano yung pinamili namin.
Alam nyo ba, karamihan ng tinda dito sa Landers ay mostly Filipino brands. So, dyan lang ako nakakita na may surf na bareta. Tuwan-tuwa ako dyan, kaya kumuha na kami. And also, may mga damitan dyan dun sa sulok. And then, meron din tindang relo, chinelas, mga bags, mga toys. Ano pa ba ang nakita ko dyan? Madami silang paninda dyan. And yun nga, as I said earlier, karamihan ay Filipino brands. Nung opening, dapat pupunta kami dito. Kaya lang alam ko na madaming tao, siksikan nun. So, at saka nung unang araw ng opening, nag-try kaming pumunta lang para makapagpa-member. Kaya lang ginabig kami nun. So, nakita ko lang yung mga ano nila, display nila from outside. And hindi siya ganyan kasiksik yung mga patasan nila sa taas. Wala pa masyadong boxes. Pero ngayon, kung makikita nyo, punong-puno na siya, siksik na siya. Also, kung pupunta kayo dito sa Landers, ay magdala kayo ng jacket at napakalamig dyan. So, dyan lang sa pwesto na yan, sa pinakadulong aisle, malapit sa exit. Dyan lang medyo warm kasi malayo sa air conditioning. Pero the rest, naku po, napakalamig talaga. Kung kayo ay lamiging tao katulad ko, magdala kayo ng jacket, sweater, or long sleeves man lang. Yan, pinapakita namin dyan yung mga napakarami nilang pamimilian ng mga herbs and spices. Yan, mura lang din siya, in fairness naman. Badia. Napansin ko, karamihan ng mga product dito sa Landers ay ano siya, imported siya galing sa Thailand, sa Germany. Siyempre sa US, given na yan. Mayroon mga ilan-ilan galing Italy, Germany. Yan. Ganyan, try natin itong ginataan sa nila. Mami, feeling ko dito ka mamumulugin eh. Hindi ba? December naman tayo babalik dito. December. Ito yung kanilang pinaka-fruit section. Makikita nyo dun sa kalayuan yung mga vegetables and meat. So, napaka-aesthetics tingnan nyo naman. Miram puta! At doon niya sa salad section ay may nakita akong kakaibang item. Tingnan niyo oh, mga bulaklak. 'Di ba? Nakikita lang natin 'yan sa tabi-tabi. Akala natin hindi makakain, yun pala makakain siya. So diyan sa Landers tinitinda 'yan. And meron pang isa diyan na ipapakita ako, yung kulay orange na flower na nakakain din siya, panglagay din sa salad. And ayan oh, tingnan niyo oh. Ganda, ba? Diba? Kalaan nyo pwede pala siyang kainin. Anyway, dyan sa section na yan ng mga prutas at gulay, napansin ko, mura ang sibuyas. So, kumuha na kami ng sibuyas. Because sibuyas is life, why not? And to end our day, ay nag-basketball kami dyan. Kasi meron kami chance na makapag-shoot dyan. Dahil dun sa mga receipt na nakuha namin. Naka 43, 46 points ako dyan. Hindi ako nakaabot sa 60 points para makakuha ng tumbler. 30 points para makakuha ng keychain, pero wali. So, yun lang. Thank you sa panonood. Bye!